Yo, 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 what's up mga kabsat? This is Jason TV once again. Ako po'y nagbabalik para i-update na naman. Siyempre, sa bago natin gamit na motor na Motofush Evo Deluxe 150. So, yung ilaw po niya na LED. So, para sa akin, convincing, malakas. Although, hindi siya ganong kasolid yung tama. Medyo wasak pero malakas, lalo na yung high niya pag hinay mo siya. So good morning pala mga kabsat. So my checkpoint. Yari tayo na ito, wala tayong RCR. What the fuck? Good morning sir. Good sir. Yeah, maritime sir. Thank you sir, thank you. So, ayan ano mga kabsat. Tinanong ako kung security guard. Sabi, banat. Wow. O, kita nyo yung tama ng ilaw niya. Although may mga parang kilay-kilay siya dyan, pero maliwanag sa harap. Akala ko mahuhuli na ako. Iba talaga ang secure. So, ito yung high niya. Pakita ko lang ano mga kabsat. Yan, oh, layo. Sana kahit moto push itong gamit natin sa mga kagrupo ko na TMX Alpha Rider. Yan. Sana supportahan nyo pa rin ako mga kabsat, mga pops. Yan. Kasi yung TMX natin hindi natin binenta nandun sa bahay. So, ito yung ginagamit ko para ma-break in na. So may issue na itong Evo Deluxe 150 natin. Masasabi kong minor issue lang ito dahil mura lang naman yung pyesa na yon. So kung napapansin ninyo yung fuel indicator niya is naka 2. So kahapon nung nag-vlog ako, pauwi ako ng bahay, naggasolina ako. So hindi ko lang na-vlog kasi nalobat tong dashcam natin. So, nung pinultang ko hanggang dyan lang sa number 2 yung fuel gauge niya. 2 bar lang. Ngayon, malamang sa malamang, sa alamang, ang mapapalitan dito na pyesa is yung flutter bulb. Yung nasa loob ng gasolinahan natin, sa may fuel tank niya, yung para nakalutang na pag magkagas ka, kung magku-full tank ka, eh, umakangat siya. So, ayun yung mapapalitan. Ito yung high natin, yan o. Lakas, low, high, low. So sadyang malakas talaga. Ang ganda oh. Oh. Kitang kita, kalsada, high. Oh, napaka-relax lang dalhin talaga mga kamsat. Yun lang yung masasabi ko. Tapos yung may isa pa. Yung suspension niya sa likod. Yan. So, yung suspension niya sa likod may adyasan yan. Ngayon, okay siya pag ako lang mag-isa. Pero nung sumakay si Macy's, parang may pagkalambot siya ng konti lang naman. May bouncy-bouncy. So, in-adjust ko yung adjustan ng rear shock absorber natin. Eh, ayun, okay na. So, para sa akin ngayon, nag-iisa ako. Ayan. Okay naman siya, hindi naman siya matigas. Parang walang nangyari nung hindi ko pa siya na-adjust. Pero nung backride ko si Mrs. kahapon, kasi nag-break in kami, babouncy. Kaya ano, kaya pina-adjust ko sa pangalawa, ay sa pangatlo, sa pangatlong ngipin. So, ayun, okay na siya. So, tinanong ko kay Mrs. kung matagtag siya, hindi naman daw. So, parang wala daw siyang nararamdaman na lubak. So, apakaganda talaga. Ano ka ba mo to, Posh? Perfect ka na sana. Bakit nagkaganyan yung fuel gauge mo? Pinultang kita, 2 bar lang. Ang lakas ng high niya, sobra.
ang layo nang naaabot. Pero chinek ko naman to kung nakakasilaw, hindi naman. So, hinayaan ko na siyang ganyan, yung low niya, medyo malayo din. Yan, operation sita, sana hindi tayo mahuli. Morning, ma'am. Ito po, ma'am. Thank you, ma'am. Morning, sir. Ayun, lisensya lang yung inanap sa atin. Wala tayong ORCR. Pero meron tayong certification na pwede nating i-travel ito. Pero yung certification na yun, mga kabsat eh. Hindi na honor ng LTO. Ayan. So dapat may ORCR tayo lagi. So sa mga PNP, so pwede yun kasi naiintindihan nila na wala tayong ORCR. Kasi nga, kalalabas lang yung motor. So pag sa LTO yun, baka ma-inbound pa tong motor natin. O nakakadalawang checkpoint na tayo, mga kamsat. Hey! Nahabol ata tayo ng police. May nagbli-blink. Ayun. Police ba yun? Oo. O, police yun, mga kamsat, police. Pero may blinker siya, no? So ano pa nga ba, mga kapsat? So yun lang yung mga update ko. Yun yung issue niya ngayon na lumabas. Yung fuel gauge niya hindi tumatakas. Nasa 2 lang. So minor lang naman yun. So ayun lang yung kon natin. Kasi nag-full tank ako kahapon. Hindi talaga siya umangat. Hanggang ngayon, 2 bar pa rin. So mga ka-TMX, mga ka-Evo Deluxe, this is Jason TV, signing out. Peace out.